Ito sir, pagka bago, manual take-off muna tayo. So, victory, dahil bago nag-appear. V-shape lang sir, na victory, then nag-on na sir. So, sabi niya, take-off daw, in flight. So, up kaliwa sir, nag-joystick. Up mo lang. Lagpas mo lang lagi sa height ng tao sir, para safe. Taas mo pa. Ganyan lang muna sir, no? Yes, yeah, sir. Kasi, sense na yung ceiling, sir. Kahit taas ka, tingnan yun, sir. Ay. Ayaw na niya, di ba? Ganda ko. Sensor niya. Sensor. Basta nakakita niya rin, ano naman na yun, sir. Sa kanya, sir. Pag gusto mo siya nakaharap sa atin, sir, ito. Kaliwa. Kaliwa tayo dito. Pupunta tayo ng ano? Ng SM North EDSA. Pagbong subukan, masisira ang buhay mo. Titimitingin si kuya, nako. Required ba yung mga helmet na yon pang baseball? Bike lang yun. Yeah, yan oh. Oh. Bike lang. Hindi pang bike, pang baseball yun. Tama yun oh. Oh. No. Ito yung overpass. Yung kakanan tayo dyan. Dito tayo dumaan ng ano eh, nung galing tayo ng pumunta tayo ng Arlaki. Dito tayo dumaan nung pauwi. Ayan. So, dito, alas kasabayan natin mga ano dito. Mga sakyan dyan. Ayan oh. Oh. Tama ba? Yata eh. Bali yung dinaanan natin na junction na yun. May kawayan na yun. May kawayan. Ito, labas na natin ito sa ano. Bandang Mindanao na to. Mindanao Avenue. Basta ka tayo mabalik eh. Ha? Dito ka tayo ng balik? Hindi, bakit? Anong dami natin? Umbala! Pwede na! Di ba nabalik siya? Oo. Oo. Pang ni kuya o oh. Ito naman Alumin eh. Alam mo to. Dito tayo din anong taxi nun. Nung may di tayo sa ano. Wah, doon tayo pumasok nung ano. Oh my god. Oh, pwede rin doon. Okay, so ngayong araw no, mapupunta tayo ng SM North EDSA at dahil meron tayong titignan na drone, hindi ko alam kung na-approvean tayo doon sa home credit na kukuhanin natin. Kasi wala pa tayong account na 40,000. Yan, dito tayo nakatira dati. Yan, mga ano na yan, dati lote na yan. Project 8. Ay, wala na? Ayun na yung gray. Yun? Ah, di ba na matandaan eh. Umisang po spread, ano? Umisang po spread eh, problema. Layo. Layo pala nilalakot doon, no? Diyan doon. So, makikita natin yun. Dati pina-applyan ko doon. Diyan ako natutong mag-welding. Doon, no? Form apply. Ang ginagawa namin noon ay mga scaffolding.
ginagamit sa mga building. Ay, iba na yung pangalan, no? Formalum na ngayon, dati Formaply. Doon tayo natutong ano, mag-welding. Lahat tatrabahuin mo doon, puputulin mo yung tubo, sukatin mo. Tapos welding mo, meron na mga ano sila doon eh, ulmahan. Tapos yung apakan ng scaffolding, may adjuster, may ano yun eh, may trade yun. Tanong mo natin? Ah, pwede. Thank you. Tapos pa tayo. Rooftop na to. Baka nakabilad naman yung motor. Yun. Dami. Saan? Bali to sa naka full charge na. Ano yun sir? Okay, plug adapter is 25 watts pataas. 80 minutes lang yung tatlong battery full charge. Pero kung mabagal sir, syempre oras tayo ng mga dalawang oras. Kung halimbawa sir, yung charger nito, kasi fast charge yung charger nito. Pwede rin, no? Mga 1 hour kasi, full charge ito. Pwede mga 30 watts, 35 watts. 1 year warranty, ma'am, 7 days replacement. Pero dito pa lang po, sa setup na natin siya. Para, yung tatlong battery, sir. Lahat ng batteries mo, 45 minutes each yung flight time. Tapos, so, nakaano na siya sir, strap para kalat-kalat yung propeller. Ito tatanggalin, ito na siya. Tapos, ito sir, pa taas. Yung nasa harap, pa taas. Ito naman, pagkali ko. So, ito sir, tanggal. Protection para hindi umalog, no sir?
Pero nakasama na yung ano sir, nakasalpak na rin battery ano? Ito po yung battery. Oh, bali tatlo. Yo. Pero ngayon sir, gagamitin ko battery namin. May neto may charge. So make sure sir, bago ko mag-power on, tanggalin mo yung pinaka cover, which is ito sir. Tapos tanggalin ko na rin sa test shot tayo mamaya. Diyan sa phone mo sir, pwede tayo mag-download ng application. DJI Fly. Para lahat ng kuha sir, right away, matatransfer mo. May 2 gig ka kasing internal sir. Optional na lang po sa inyo kung talaga lalakihan, tataasan sir. Pwede mo lagyan dito. So ngayon sir, pag magana tayo, setup. Unahin natin yung pinaka controller with monitor. Pag magpa-power on ka sir, isang press, isang long press. So kung paano mo siya pinaka-power on, ganun mo rin siya ipa-power. Ngayon po sir, power off, power on, ganun din. Isang press, isang long press. So ang gagawin ko ngayon sir, i-connect ko siya sa hotspot just to activate. So sir, right hold lang ako. Mabasa. So, calibration success. So, pwede na tayo mag-test flight sir. Bali, pagdating sa labas sir, kakalibrate pa rin. Depende sir, kung yung count ng ano sir is kukonti, satellite count and GPS signal weak, pwede kayo mag-calibrate. Pero line of sight nyo lang naman, parang palipad-palipad, kahit di na sir, sa out. Pero pag ilalayo mo, tinahan sa atin eh. So right now sir, ang pinakaano natin, so test tayo ng mga button sa kung para saan. So line natin sa likod para makita nyo. Yung C1 sir, pag kinlik mo yan, may kita mo yung lente, biglang baba. Ayun. Press mo ulit, mabalik siya sa orientation. Yung C2 naman sir, vertical. Hindi ka na kailangan mag-edit nung naka-portrait. Portrait na siya na real. Ito naman sir, yung pinaka-orientation, whether titingala mo yung drone, yung camera niya, o iuyuko mo. Pagpalabas sir, payuko. Pagpapasok, patigala. Pag gusto mo naman na sir, zoom, eto, yung kanan na dial. Zoom. Zoom out. So, ito naman sir, return home button. Yan yung tinatanong mo kanina. So, long press mo lang siya sir, around 0.8 or 1 second. Uwi siya ng kusa. Pero dahil ano, may battery na tayo sir, level na dapat maintain para makauwi siya. Kailangan niyan sir, halimbawa 2 kilometers, dapat dyan at least 50%. Kalahati ko sana. Para syempre safe yung uwi niya. Kasi nakaano na to sir, optimal condition. Hindi na siya yung dati na preset. Pag preset, ibig sabihin, 20 meters lang yung drone mo. Eh, nag-return home ka, akyat mo na yun ng 100 bago tuloy ang umuwi. Eh ngayon sir, dahil naka-optimal, pag 20 o 30 meters ka, yun na yung altitude niya. Hindi na siya kailangan ng makikita. So yun yung trabaho niya sir. Dito naman sir is the drive mode. Yung C, cinematic, yung mas mabagal siya sa normal maneuver. Yung normal naman sir, yan talaga yun. Paano ka mag-pinch, paano ka. Yung S sir, wala kang obstacle avoidance action. Ibig sabihin sir, pag nilagay mo siya sa S, may obstruction, diniretso mo pa rin sa full zero. Pero kapag naka-N ka or C, naka-active yung obstacle avoidance action. So dito naman sir, yung power on, power off. Itong joystick sir, itong kaliwa, ito yung for altitude niya. Yung pinaka-ascending, landing, left orientation, right orientation. Dito naman sir, sa kanan, ito yung forward, backward, left sideways, right sideways. Okay sir. So, dahil na-calibrate na natin siya, sir, test flight naman tayo. Palagi ang mga nakaulong ng first drone doon sa harap. Siyempre, alam mo yung pinaka-patawan niya. Kung saan siya higilig, abante, atras. So, ito sir, pagka bago, manual take-off muna tayo. So, victory, dahil bago nag-appear. V-shape lang sir, na victory, then nag-on na sir. So sabi niya, take off daw, in flight. So,
up kaliwa sir, na joystick. Up mo lang. Lagpas mo lang lagi sa height ng tao sir, para safe. Taas ko pa. Ganyan lang muna sir, no? Yes, yeah, sir. Kasi, sensya na yung ceiling sir. Kahit taas ka, tingnan yun sir. Ay. Ayaw na niya, di ba? Ganda ko. Sensor niya. Basta nakikita niyo yung red, ano lang ano yun sir. Sakil na yun sir. Pag gusto mo siya nakaharap sa atin sir, ito. Kaliwa. Pwede na tayo mga gano'n dyan sir. Di ba photo yan? So, DJI number 1. So, yung pinakaano ng photo, yun na sir. Makukuha natin yan mamaya pag ginag-download ka nung app. Nasa ito naman yung isa sir, vertical. So, test flight, yung test shot din tayo na vertical. So, pag video naman sir, click mo to. Pag hindi tayo naman na mag-red, bago ka mag-click ulit. So, recording na yan sir. So, sa recording na yan, so, DJI. Ang si ma'am, nasa sento. Smooth lang siya rin, no? Sobrang smooth. Kasi nakaka-detection ng obstruction, kaya minsan siya na mismo yung nagbe-break. Hindi mo na kailangan. Stop recording. Kung gusto mo naman landscape, sir, balik mo lang doon. Press mo yun. Landscape. Ayan po. Recording tayo sir. Tapos ito, dahan-dahan yan sir kahit na ano. DJI, para may remember. So ikaw naman sir, magpalipad para may idea kayo. Yes sir, sa bahay na lang siguro. Alabas ng bahay sir ah. Oo. Hindi, maaaring naman yung mga tulog yung pagkura niya. Oo. Basta yung mga precaution, like gaya niyan. So, pag ilalanding mo siya sa ground, dapat, ano, clear. Hindi malikabok, hindi mabuhangin, or buhangin. Pamali pa kayo. Ano? Pamali pa sa gusto. Ano? Ano? Thank you pala kayo. Ay, ano pala pamangalan ko sir? Lennon sir, walang dyan. Alright. See, siya yung nag-assist sa atin. Ayan.